Ating game time soon. Eto na nga ba sinasabi ko, Gowie, may dragon sa gitna. Hindi ko alam bakit, pero hindi ko din alam. Shoutout sa maiwagang dragon. Mukhang nandiyan si Daenerys somewhere out there. Sino nag-tame ng dragon na yan? Hindi ko din alam kung bakit may dragon tayo sa gitna. Kailangan yata natin ng hunter para sa dragon na yan. Pero going into the game natin, this is again the second game between Galaxy Racer versus Team Secret. And we'll see kung anong gagawing technique dito ng Galaxy Racer para, ang cute ng dragon, para ma-counter talaga dito yung team, sa mga gagawin na aggression ng Team Secret. Yes, wala na, tamang chillers lang. Tamang chill lang yung dragon sa gitna dito, no? Just to want to show kung gaano siya kalakas. And mga kaibigan, mo magkaroon kagad ng bakbakan ng top lane. Duel kagad. Sige, karusito. Yan si Hazard. Take to si Hazard. Palakol ni Diva! Can't try to secure that kill. Oh, hindi pa rin tumama. Dito, actually, was able to connect, pero ang kulat din itong si Ikaro, syempre. Brusko din yan eh. Speaking of what is happening, nagkaroon naman ng first red bot lane dito. Is that a bot lane? Yep, bot lane. Yep. Pero si Spear, di pa rin tapos ang kanyang laban. 1-1 score tayo ngayon. Early this game, Trevor, ginamit ang kanyang Vault Breaker. Sinapak ng isa, sinapak ng dalawa. That red buff will secure the kill. And that's gonna be a 1-2 score in favor of Team Secret. Yes, yes. Medyo na-miss natin yung first blood doon. Pero kasi ang tinitingnan natin sa top lane is kung paano nakasurvive dito si Gragas against an Olaf at the top lane. I guess hindi pa masyadong enough yung damage dito ni Olaf for nangyari yung pagpasok dito ni Chewie at the bottom lane na pinasukan niya dito itong si JC. And sabihin natin medyo nag-overextend siya doon. Nandun din napadalaw itong si X-Pear. Resulting na namatay din dito si Chewie. Pero ito, si Draw, Kuya GG. So Draw, tinulak, mapabalik mga kaibigan si Azar dito. Azar, thank you so much damage. Ginamit ang kanyang barrier. Not gonna be enough to save himself. Si Tatlo. Tatlo laban sa dalawa sa isa. And that's gonna be secured kill para sa team ng Galaxy Racer. Now, magandang idea to for the Galaxy Racer. They're now trying to shut down itong si Azar, which is really important, one of the strong condition ng Team Secret dito. And if ever na tumaba ng gusto at mapabayaan sa kusina si Azar, that's gonna be a big problem for the Razor. Yeah, indeed, indeed. Kailangan nilang abusuhin dito si Azar as an Olaf dahil hanggat wala pang Ragnarok yan, di makakapalag yan eh. Di makakatakas yan sa mga crowd control, sa mga stuns na manggagaling sa side ng Galaxy Racer. And kita mo naman, salang-sala ni Azar yung trample neto ni Draw. And na-stun pa nga siya doon. Buhos na lahat. Mukhang namatay nga dito si Azar nang hindi na nagising kanina kasi talagang pinaliguan na siya ng mga skills dito ng the rest of the Galaxy Racer. And meanwhile, ang napansin ko lang is ang daming movements sa mapa. Napaka-active sa mapa neto ni Seraphine and ni Brock and ang the rest of the Galaxy Racer. So ito yung sinasabi natin na yung Galaxy Racer na ang bilis nilang maka-adapt dun sa mga ginagawa ng kalaban nila. This is one of the good things about Galaxy Racer na maybe magamit nila or maybe maging resulta na baka manalo sila against Team Secret on this game or makapagbigay ng chance sa kanila na manalo maybe on this series. Yep, and malaking bagay ito, no? Kung sakali na manalo dito ang team ng Galaxy Racer, this is parang wake up call for Team Secret na to try their best na makabawi sa kanilang next game kasi ito yung mga klase ng games na hindi mo kailangan pabayaan na basta-basta lamang na alam mo yun. Oo. And this situation na kailangan nila maging maingat ng gusto dito. Now, Galaxy Racer gonna try to push the bot lane. Ziggs gonna go against the duo bot lane of Team Secret dito. And so far, nagiging effective, no? Gaya na sinabi mo, nagiging effective yung ginagawa dito ng Galaxy Racer. Nag-rotation nila. They're doing pretty well. Even shutting down si Azar top lane kanina in the bottom lane. But the dragon is up, mga kaibigan. This is gonna be the first dragon. Lahat sila ay umuwi na. Lahat sila ay nagsiuwian. Pero hindi nagising yung dragon. So winter's bite ni Amaze dito. Parang masyadong maliit, masyadong mahina, kaibigan, sabi niya. And now, they're putting up the wards here. They're now preparing this team fight, mga kaibigan. Mm-hmm. This is gonna be the first clash of the game. Pag nagkataon dito, 5v5 situation. Now just poking them down. Hextech minefield. Oh, ginamit na ang kanyang encore together with a Hextech Valerie. Assaulted Valerie pala dito, sorry. But that's gonna be a double kill para sa kanila. 3 champion of the Galaxy Racer. Orlando goes down. Now, yanabi na ngayon. Ziv, there's so much damage dito. Pinatukol ni Tatsuri. Ikaros nandyan pa rin. Isang Brusco brother. Pinamit ang kanyang Queener Instinct. Kinamit pa rin nila dito si Ikaros. Pero Ikaros, sariwang mag-isa. Now, sariwang-sariwang dragon. At pagpipestahan na ito ng Team Secret. Indeed, indeed. Nakita niyo yun? Ako hindi ko masyadong nakita kasi napakabilis ng mga pangyayari. Pero ang alam ko, pasok na pasok yung encore doon ni Seraphine sa pagpasok na pasok pa lang ng Galaxy Racer. Pero mukhang hindi pa tapos, Kuya GG.
Hindi pa talaga tapos dahil nag-flash in doon ang kaibigan natin si Xbeer para lang ma-secure ang kill to. That grabe ni Azar going down. Wala siyang flash dito. Hindi pa rin, meron pa siyang barrier that he could use later on sa ating game. Hindi pa rin nagpapatinag ang Galaxy Razer after what happened. Okay, sige sa inyo yung Dragon. We're gonna try our best para magkaroon ng trade dito. Now, the first victory to put in lang ang buhay ng turret dito. 4v4 situation, mga kaibigan. Azar is in the top lane. Ginamit ang kanyang headbutt and the pulverizer as well. Nope, that turret will go down. Wala na silang depensa dito. They were able to get one champion. Hames did go down. Yup. Hames kasi tinry nilang iligtas nga yung kanilang Tore at the bottom lane. Pero ang hirap kasi iligtas niya eh. Andun yung Ziggs, andun yung Corki, the damage is there, the normal attack, and also yung Setchel nga neto ni Corki, ni Ziggs, na may percentage on the tower na kaya niya na talagang literally demolish yan. Even without without any effort at all. Batuhin mo lang ng Setchel yan, bomba, bagsak na yung building na yan. Pero up na yung ating Rift Herald right now, and Galaxy Razer mukhang sila yung unang po position dito, and they have to take note na lahat halos ng ultimate except for Tatsuri's ultimate dito na Encore hindi available. So what's happening, Kuya Gigi? Yes sir, mga kaibigan, we're looking at the Hames. Natulak lang siya dito na explosive cast. Still, tinutuloy pa rin nila ang pagkuha ng Referral. Referral will be taken down by the Galaxy Razer. Ginamit na kanya, assaulting battery patamaan dito si Zig. Zig's not enough damage, mga kaibigan, wala follow-up. Ginamit na kanyang Encore, was able to stand 3 champion charm pala runner. But now, Spear's still inside. Grabe, tinatang kailangan na yung damage output dito. But Azar did go down, and that's gonna be a Referral and the kill for the Galaxy Razer. Now, unti-unti silang bumabangon dito, and they are now gaining the advantage against the Team Secret. Yep, ang pagbangon ng api. Medyo nakaka-excite to, nakakagigil. Intense team fight between these two teams. Kanina medyo lumalamang talaga yung Team Secret. Ngayon, pantay na naman. Konting kembot na lang yung lamang dito ng Team Secret in terms of the network. And wala pang napapabagsak na tower or na turret dito yung side ng Team Secret. Well, I guess, aside from that middle turret na kinakanaan nila guys at saka ni Brom sa may middle lane. Pero we'll see kung mapupush ba nila yan. And it seems like gusto din nilang pormahan yung top lane kaso walang minion. So back away muna. Medyo regen muna, kuha muna ng item dito sa base. Pero Galaxy Razer, all in all, as for now, sana makip nila yung momentum. Hindi naman talaga ako totally nagiging bias for the Galaxy Razer dito. Pero we just want to see an underdog na, kumbaga, iba naman yung magpakitang gilas. Kasi nakita na natin yan eh, Team Secret, mga kaya nilang gawin eh. Next play, nakita na natin yan. Gusto natin ng bago sa ating panlasa, di ba? Parang ulam. Parang gusto natin ng atsara. Parang may nakita yata ako ng dragon kanina sa mini game. Nagulat ako dun ah. Nagulat ako, uy, bago pa makadating yung Rift Herald, napabagsak na agad. Pero kung yan, hindi yan nangyayari. Speaking of Rift Herald, baka sinubukan na pasok ni Draw dito with a pulverized headbutt combo. Yun ang delivery package coming in the mid lane, mga kaibigan. But not enough damage na meron ang team ng Galaxy Razer dito kasi hindi pa sila wala pa silang magandang position doon. Unfortunately, nasayang ang kanilang mahiwagang Rift Herald. Pero Spear, galit dito again. Azar, the time to go in. Here comes the assaulted battery coming into Spear. Naku, hindi kami si Trevor dito. He has to go back away. Ginamit ang kanyang Volt Breaker para makapag-disengage. Pero eto na mga tropa ng Team Secret. Talagang binate na lang dito. Was forced to use the trash para makapag-disengage. Grabe si Spear just going in against dito kay Azar. Mm-hmm. And Azar just can't respond really well sa tankiness na meron si Spear dito. Yep, and then that's the very reason for this Dr. Mundo na nagiging effective right now against Team Secret. Kita mo nag 1v1 with the Great One. Itong halos 1v1 with the Great One yung ginawa doon ni Azar against Xpeer, the Mundo against this Ola. Pero napaback si Azar doon. Medyo nasaktan itong si Azar. Napabaka pa nga itong si Trevor. And that's a good information coming from the side ng Galaxy Razer. Walang flash itong si Trevor. Walang pantakas later on aside from the Volt Breaker. Pero ano lang mangyayari? This is another Dragon by GG. Yep, Dragon is being taken down by Team Secret. Pero dito na, members of Galaxy Razer, kinantahan mga kaibigan. Nakuha pa nga ni Xpeer, mga kaibigan, ng Cloud Drake dito. Was able to get one as well. Azar did go down. Ikaw sa solo pa rin. Pero di pa rin sila tapos dito. Team Secret, 1-3-1 champion at least. Full price galing kay Draw. That's gonna be a double kill para kay Chiwi. Pero dahil doon, they still have the dragon. Galaxy Razer still has the dragon. Nakuha pa nila ang buhay ni Azar dito. And is it gonna be another turret pa? Pero di pa rin tapos ang Team Secret as well. Galit na galit din sila dito. Hindi sila mapayag na walang pagbawi after nung trade na yon. Because of that, they were able to get one champion and also the turret in the mid lane.
Yeah, 1-4-3 yung exchange noon up until that middle turret push coming from the side ng Team Secret. Pero grabe, tinry mamain neto ni Azar yung dalawa sa may bandang likod, si Xpear at saka itong si JC. Pero hindi niya kaya eh, with the Gatling gun minus minus armor dito and also yung kakunatan neto ni Xpear. Nakita niya kasi na dalawa yung low health na tumatakbo. But then walang malakas sa marami, mag-isa lang siya doon as an Olaf. Naiwan man dito yung the rest na kasangga dito ng Galaxy Racer at napatay doon ang side ng Team Secret. Okay lang. Bayad na bayad yon, they got the cloud break na makakapagbigay sa kanila ng movement speed to initiate or to disengage. That's an advantage for them para sa side ng Galaxy Racer. Yes, nandun yung Mountain Drake para sa side ng Team Secret. Medyo kukunat sila dyan. Pero kung gusto nila ng habulan, medyo may advantage doon on that side para sa side ng Galaxy Racer. Yes, kung tutusin, nakikita natin nakakaiba ang lakas ngayon ng Galaxy Racer. Speaking of yung ano, no, effectiveness ngayon ni Dr. Mundo, we're looking at the 8,600 gold again sa kanyang kalaban na jungle dito. Now the Team Secret will try to push the top and habang nag-push din naman sa bot lane dito si Azar, gonna make sure that the speed at least will try to will go down. Pero Mega Inferno Bomb just in time para doon sa kanyang headbutt pulverize combo. Walang tinamaan ng encore dahil hindi siya nakaabot doon sa kanyang concert time. Pero dito sila sa loob, grabe yung mga gargoyles on plate pa kaibig ng entrance coming in from this Brusco team. Pero nakapatay pa dito mga kaibigan si Chiwi habang napayapang nakapag-push kanina si Azar sa bot lane. Because of that, they were able to get both first tier turrets ng mga bot, ng Baron lane at ng Dragon lane ay nakuha ng Team Secret. Yep, indeed. Alam mo, point out ko lang, Kuya Gigi, about that Mega Inferno Bomb. Tatama na sana. I'm not sure kung sa Chell yun, kasi nagkalat-kalat sila dito for the side ng Team Secret. Nandun na sa position eh. Nasa gitna na ng Mega Inferno Bomb, yung Team Secret. And then, nung pagkabato, pagdating ng Mega Inferno Bomb, bago yung hit, bago yung contact nung MIB, kumalat eh. Napadodge pa eh. Ayun yung ani. Sayang. Sayang sana the damage na maibibigay dito ng MIB coming from Zeeves. Medyo pumalya yung pagdating, I mean, Satchel, kasi talagang tatlo silang nagkalat-galat. Sa tatlo silang na-pushback to, so probably that's the Satchel. And nagkaroon pa nga ng casualty sa kanila para sa side ng Galaxy Racer, which is itong si Draw na napitas pa nga, sabi mo, neto ni Chewy. And Team Secret, nako po, ito ang ayaw ng Galaxy Racer. Maganda na yung pinapakita nila ng early, pero Team Secret, pwede kayo niyang chaniin kapag ka every mistake na ginagawa nyo, pwede nilang gawing advantage yon para sa kanila. Kailangan mag-ingat dito ng Galaxy Racer, Kuya Gigi. Yes, and again, mukhang nagkaroon naman tayo ng Ultraman Syndrome, no? Kung saan tumutunog na kanilang puso dito para lang malaman natin. But the 6-10 score tayo ngayon, despite having the advantage early on sa ating game, lamang ang ating gold that goes to the Team Secret. Pero nag-aabang sila sa bush dito. Tamang pachi-pachi lang. Patiently waiting. Ito na yata pinakainitay nating initiation. Oh! Nice! Magtago siya doon with the Stasis Enchant. Pero dito may mga tropa droids inside. Mega Inferno Bomb will connect as well. Negation feature will be used. Walang encore. Pero meron pala. Umabot dito. Tumama sa dalawa. Now, nasa loob si Alistar. Napakakunat mga kaibigan. But Spear will go down. Ganit-ganit ang members ng Team Secret dito, si Azar. Nice. Babalik ka sa akin. Ito ang aking barrel. That's gonna be kill for him. Pero after ng mga nangyari ngayon, still, that's gonna be a 1-4-4 exchange. Still in favor of Team Secret. Pagkakataon sila para makuha itong barrel. Yep. Ang ganda nung explosive cast na binato dito ni Icaros. Pero bago pa nangyari yung lahat ng yun, na-dodge nga ni Zeeves yung assault and battery dito ni Trevor. Pero naging vulnerable yung the rest of the team ng Galaxy Racer na nakatago doon sa may damo na na-surprise. I believe yung the rest of the Galaxy Racer, hindi nila na-expect na nandoon yung the rest nga ng Team Secret. Ang nakita lang naman nila na nagpakita is si Vi eh. Siya lang naman yung pumasok doon kay Zeeves. And then napadaan sila doon, nagkagulatan, hindi naging ready. I believe yung side ng Galaxy Racer doon, tumama yung Glacial Fissure dito ni James and followed by Tatsuri's Encore na huli, nagkahulihan. Even nakapag-dive sila dito ng turret kasi talagang eagle na on the HP. Itong si Dr. Mundo, talagang kinaltukan siya doon ni Azar. Pero Azar, napatay pa din naman siya doon ni Gragas. Pero ito, transitioning on the Baron kanina na na-secure ng Team Secret. Now, the Dragon. At mukhang hindi makalapit dito yung Galaxy Racer. That's a free Dragon na mapupunta sa side ng Team Secret. Ito yung sinasabi natin na mistakes na kayang i-take advantage ng Team Secret. Kunting mistakes lang yun, pero napakalaki nung
ang bawas sa side ng Galaxy Racer noon, Kuya Gigi. Yes, ang laking bagay ito for team ng Secret, no? Having the Ocean Drake. Talo na kaya Zar with the physical vamp and spell vamp additional para sa kanya. Talagang kayang-kaya niyang mamain ang mga kalaban dito. But then again, we're seeing that they're trying to do a speed push. They still have the bottom vamp. Tinulak papalayo para lang mapag-disengage. One good thing about this champion na si Gragas at si Ziggs is that you have enough wave clear para lang makapag-position kayo sa inyong mga champions. Kala ko maaabutan pa dito. Alam mo, sa totoo lang, batuhan gaming pala yung si ano, no, Mundo. Si Dr. Mundo at si Olaf, magbabatuhan sila axe to axe. Kanino ang may pinakamasakit na ano na weapon dito? Pero may nangyayari ata, Kuya Gigi. Speaking of na nangyayari dito, Volt Breaker, Reconnect to Xpeer, mga kaibigan. Tatsuri already prepared for the heal or sadism na meron si Xpeer dito. Getting that Morelion Omicron para meron siyang, syempre, alam mo naman, pampatanggal ng papabawas ng healing percentage dito with that previous boss. Ginamit ang kanyang pagkanta, mga kaibigan. Echo Termas, tumama sa dalawa. Xpeer will go down, that's for sure. Ginamit si Ziggs ang kanyang stasis dito. Pero inabol ni Trevor. Turret is still there. Pinapachi-pachi lang nila. Sinasalulat ang damage kahit pa turret. Double kill pa na kay Trevor. Still inside. Azar, mga kaibigan, with the Ragnarok. Galit na galit dito. Magang magana ang buhay ni Trevor. Pero dahil sa pagkakaibigan at power, with the Frenchie, power of Frenchie, they were able to get away. At grabing Tatsuri heal dito with that sustain. Uwi-uwi lang. 3 for none. And that inhibitor turret will go to the hands of Team Secret. Yeah, indeed, indeed. The power of friendship ang pinakita dito ng Team Secret. Kahit na dugo-dugo na sila dito, as long as hindi pa sila namamatay, kayang-kaya pang lumaban against Galaxy Racer. Wherein Galaxy Racer, nahuli na naman sila dito sa concert ni ano ni Tatsuri. Feeling ko free ticket yung concert ni Tatsuri, kaya nais laging manood neto ni ano nila Xpeer. Dalawa actually na huli do sa encore na yon, opening up to that kill for the Team Secret. Na check din etong si Ziggs, talagang hinabol siya, hinagad siya ni Azar doon, no, hinagad talaga siya ni Azar almost on that sa gitna na ng Nexus. Talaga Azar na Azar si Azar, gigil na gigil. Syempre kailangan mong ano, gamitin talaga sa to the fullest yung Ragnarok mo as an Olaf. And ang kunat niya na talaga, pero mukhang may mahuhuli pa dito na isa, may takas pa nga ba, hindi na. Gragas, sinubukan niya ang lahat para lang mabuhay, pero hindi enough. 4v5 ang mangyayari dito kung sakaling gusto nilang pumasok at i-prevent yung Team Secret to take that Baron, Kuya Gigi. Yes, Team Secret is just making sure na meron silang enough position. Oh, tinamaan na naman, mga kaibigan, ng Team Secret ang encore dito. Dalawang tinamahan pero napakakunat ng kalabaw. Naging pata, mga kaibigan. Inabol ngayon ni Azar. Si Ziggs dito. Sinubukan niya pigilan dito with the Mega Inferno Bomb pero wala pa rin siya magagawa doon. Triple kill, mga kaibigan, with the Seraphine. Pero inabol nila si Xpeer. Xpeer nandun na sa kabilang base. Parang gusto niya na pumunta sa Team Secret dito. Maliyata ng ligang pinasok, mga kaibigan. Now the next will be taken down by the team members of X-Ray. Sorry, the Team Secret pala. Sobrang excited talaga sa next game. Pero yun nga, Team Secret gonna take the second win against the Galaxy Racer. And that's gonna be the first series, mga kaibigan, with a 2-0 for Team Secret. Yep, tumaas ang ating hopes doon para sa side ng Galaxy Racer to think na sana manalo sila. Pero bawat game pa rin naman, nag-i-improve pa rin naman dito yung Galaxy Racer. Pinapakitaan nila tayo ng bago, pinapakitaan nila tayo na pumapalag sila not only against Next Play kahapon, but also today, this match, this game against Team Secret. Unfortunately, Team Secret pa rin talaga ang mangbubulsa ng series na to. Even though medyo nabuli nila si Azar on the early game, pero bawing-bawi eh. Bayad na bayad nung the rest of the Team Secret dito. You see, yung mga score dito, 4-0 on by, Tatsuri 9-0. Mga ano eh, almost present sa lahat ng team fight. Si Brom na naman, no? Dalawa lang yung inabsent niya kanina, oh. Kay James, isang beses lang din siya namatay. Ito si James, ito yung tipong ano eh, talagang brusko na atapang atao, hindi atakbo, aharap sa inyo, di ba? Yun, napaaangas talaga. Pero I think ang pinaka-commended talaga dito, yung concert ni Tatsuri. Parang gusto ko ding manood minsan kasi pasok na pasok eh. The fact na laging pumapasok dito yung encore ni Tatsuri sa dalawa, sa tatlo, ibig sabihin yung concert niya, napakaganda. So very interesting. Nasaan niya lahat ng reward kung makikita natin, Kuya Gigi.